Hello there, Pisces sign. Welcome to your monthly reading. So, Pisces, this is your reading for the month of March, love reading. So, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. Takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Pisces sign. Okay? So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Pisces sign, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please recheck your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate and pwede ding maging makonnect doon yung reading nyo. However, maka-resonate pa rin kayo. So, Pisces, let's start. Sino yung paparating sa inyo ngayong month of March? Okay? Sino yung paparating sa inyo ngayong month of March, Pisces? Sino yung paparating sa inyo ngayong month of March? Is it new one? Is it old one? Is it ex? Or just somebody? Or wala dahil you are still in a relationship right now? So, sino yung paparating sa inyo? Madami. Oh, a lover. Pisces, this is a lover. Hindi kayo nag-usap ng person na to. Might be a Gemini, Virgo, might be a Gemini, Aries, Libra. Or you might have a Libra in your chart. Or Taurus. You might have a Taurus in your chart. Honestly, nag-move on ka na from this person. Babalik siya sa you to offer you communication, connection. And dito siya sa pagbabalik niya talaga. Ayusin siguro yung mga dapat ayusin sa inyo. Kaya siya babalik. Matagal din kayo nito. Ang dami nyo din pinagdaanan ng person na to. This is a long-term relationship that you have with this person. Pero, andun sa point that naghihilom ka na kasi ngayon from this situation na meron sa inyo. You are already in a healing process or you are already healed from this. Kasi parang this situation really gave you a lot of stress. And nung time na you want to have a peace of mind, you healed from this. And parang siguro kung babalik to ngayong March, parang you just really wanted the justice about what this person did to you. So, obviously, this is still an ex. So, babalik talaga siya sa'yo, pero naka-move on na siya from you . I mean, naka-move on ka na from this person. Okay ka na nang wala siya. So, makikipag-usap siya sa'yo ngayon this month . Ano yung purpose niya? Bakit siya babalik? Okay, bakit siya babalik ngayong March? Bakit siya babalik ngayong March? Mahal ka pa din niya, Pisces. Nahirapan siya nung wala ka. So, babalik siya ngayong March kasi mag-o-offer siya ng pagmamahal ulit sa'yo. Dahil mahal ka pa din niya. Hindi siya naka-move on from you. This person feels empty without you, Pisces. Sobrang nabigatan siya sa problema nung nawala ka sa buhay niya. And this time around, siguro watching you that you are changing, you are moving on,
nagiging practical ka sa mga nangyari. You are like being stable this time around. Parang ando siya sa point na naisip niyang mag-effort balik towards with you. To take the leap of faith towards with you. To offer you this commitment again. And I think that nagkaroon to ng option sa relationship na meron kayo. And nagkaroon ng mga changes, or might be this person wanted to have changes with you and hindi man siya sure pero wanted to. So, bumalik siya dahil mahal ka pa din niya at hindi pa din siya naka-move on from you. Yun yung nakikita ko talagang ano dito. Parang this person wanted to transform this time. To show you that he still care and he still love you. So, ano yung gusto niyan sabihin sa'yo, Pisces? You might be dealing here with Cancer, Scorpio, Pisces, or Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? Madami. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? You came closer than anyone. So, nobody came closer than anyone but you. sabi dito is like, we need to let each others go. I look for everywhere. I look for you everywhere. And you and I were too young. That time could be. Might be those time. Nung nangyari to sa inyo, you and this person are too young. But, see, kasi nag-look siya everywhere with you eh. So, I look everywhere with you. Ibig sabihin, this is someone na ex mo matagal na. Ex mo in the past. I have one reading. I don't know what zodiac sign is that. You can watch that zodiac sign dahil pwedeng maka-resonate ka din doon. Might be merong placement sa'yo na yun. Placement mo siguro din yun. So, kasi matagal na kayo nitong hiwalay. And nung mga bata-bata pa ata kayo, hiwalay na kayo nito. Then, hinanap ka niya talaga. Kasi mahal ka pa din niya. Parang hindi siya naka-move on from you. Kaya hinanap ka niya. So, let's see bakit tong we need to let each others go. What is the reason behind this? Kasi, hindi ko pa nakita yung reaction mo dito eh. Kung tatanggapin mo ba to sa pagbabalik niya or hindi. So, nakita ko lang kasi dito parang okay ka na, na happy siya. Happy ka na embracing your freedom here. Parang gusto niya lang siguro na matrap. Gusto niya lang siguro talaga na mag-proceed talaga towards with you. Even if andun sa point na okay ka na na wala siya. Pero let's see. I didn't find any answer about this. Ito meron na. Kasi nakita ko dito, ex mo to ng matagal na. Tapos sinanap ka niya dahil hindi siya makamove on from you. Siguro nakita ka niya through social media. Tapos nakita ka niya na nag-move on ka na, okay ka na sa buhay mo, masaya ka na, or na, mas gumanda ka, mas sumeksi ka, something like that. Oh, I want my Pisces back. Parang ganun. So, yun. So, let's see. Ano yung kailangan mong malaman sa pagbabalik niya ngayong March?
Ba't nahulog yung death card? So, ano yung kailangan mong malaman sa pagbabalik niya ngayong March? What you need to know about this situation? Okay. Kaya siguro sinabi niya that we need to let each others go because tanggap mo na nahiwalay na talaga kayo. Kasi matagal na din to eh. Matagal na, bumalik lang talaga siya sa'yo. And parang andun sa point din na why did I say that? hindi pa din natatanggal sa akin yung Arabic words. Parang sa'yo na, okay, tapos na, I gave up on a fight, I surrender, I walk away. Tinanggap ko na natapos na tayo, nag-move on na ako, okay na ako sa buhay ko ngayon. Siguro meron ka na ding iba, meron ka ng karelasyon na iba. So, nung bumalik siya, baka meron ka ng iba, of course, diba? So, parang happy ka na, and might be you just really want you, both of you to be friends na lang. Kasi okay ka na sa buhay mo, happy ka na, and in love ka might be even. So parang andun sa point na this person might be like, we need to let each other go, kung ganun man lang. Or siguro naghintay siya. Siguro ganito yung nakita ko sa reading na to, okay? Ganito yung situation. Matagal, noon pa kayo nito, tapos naghiwalay kayo, okay? Tapos, nagkaroon kayo ng, again, na contact na dalawa, or relationship after, might be for very long time, nagkaroon kayo ng relationship. And then, meron na naman nangyaring conflict sa inyo. And then, through that conflict na na-realize niya na mahal ka pa din niya. At hindi pa din siya maka-move on from you. Noon time na yon, hindi ka na nagparamdam sa kanya. So, hindi mo na siya kinausap. At siguro blinak mo na siya, ganyan. So, kaya sinabi niya, I'll look everywhere from you. Kasi naghintay kasi siya. Bakit ko sinabi yun? Bakit ko nakuha yung idea na yan? Kasi naghintay siya na maayos kayong dalawa. You know? Napagod siya sa kakahintay. Clarity na kayong dalawa yung magkakasama talaga. So, could be like that. He's waiting for a sign, waiting for the right time, waiting for a sign from you nung time na hindi kayo nag-uusap. So, I look for you everywhere. I waited. Parang ganon. To offer you a new beginning. Pero hindi ka na nagparamdam sa kanya. So, parang we wanted really to offer you he wanted to take the leap of faith. To offer you a commitment. Marriage could be. Pero, parang nandun sa point na sa kakahintay niya. Parang nagkaroon na sa kanya ng hindi na siya sure sa mga pwede mangyari. Na-confuse siya dito. So, kaya hinahanap ka niya. So, nung nahanap ka na niya, meron ka ng iba. So, nung nahanap ka na niya, tanggap mo na nahiwalay na kayong dalawa. So, whatever the reason, kung sino man yung may kasalanan sa inyo, Pisces, the thing here is, nung nahanap ka niya, may iba ka na. So, para sa kanya, okay, we need to let each other go. Parang ganun lang siya na sayang lang kasi, we were too young that time. Kung siguro na sa matured na ako na pag-iisip that time or alam ko na yung mga bagay-bagay na mga ganito, hindi kita binitawan. Parang ganun. So, let's see.
engagement. Your love life is ascending to a higher level of commitment. So, Pisces, might be in the near future, okay? If this person will not give up on you or will going to come back to you, might be during this time na pagbabalik niya sa'yo, magkakaroon sa'yo ng realization, kasi hindi pa naman ito yung ending nito eh. Meron pang future na pwedeng mangyari dito. So, may mga maiisip ka pa dito, may mga realization ka pa dito, hindi pa naman to sabihin na ito na yung full reading nito. Meron pa naman tong future. May mga mangyayari pa, you know? So, if hindi mo siya, hindi ko naman din nakita dito na hindi mo siya tinanggap. Parang nakita niya lang na may iba ka da. Kaya, na okay ka na. Kaya sinabi niya, we need to let each other go. But we never know what will happen next. You know? Might be sa next time na pagbabalikan ninyo, might be meron na talagang connection ang ibibigay sa inyo ng universe. Baka you are a twin flame connection, baka binigay ito ng test sa inyo ng universe or ni God na para to see kung ano yung mga lessons na kailangan nyong i-learn from your connection. Okay? Might be after that, pag okay ng lahat, pag nakikita na ni God or ni God na uy, okay, you learn from your mistakes, you learn from your lessons, then babalik ko na kayo sa isa't isa, parang ganun. So we never know what will happen in the near future. Anyway, that is my reading for you, Pisces. Thank you and God bless.